sa nangyari na to, talagang mahirap, mabigat tanggapin sa sarili na dahil lang sa ganung pangyayari, mawalan ka ng anak. Napakahirap po. Desidido si Ginang Elena Mengoy, nasampahan ang kaso ang guro na nanakit sa kanyang anak na si Francis J. Gumikib. Ayon kay Ginang Mengoy, ito ang dahilan kaya't ipapa-autopsy nila ang anak para malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay nito. Kaya po kami din nag-decide talaga na ipa-autopsy ang anak ko para mabigyan linaw ang kaso kung saan po ba nagsimula talaga yung kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Wala po talagang sakit ang anak. Handa naman ang Antipolo Police na magsampa ng kaso laban sa guro kung mapapatunayan na ang pananakit nito ang ikinamatay ng bata. Nagkakaroon ng case build up po ngayon. Kung makitaan po natin ng sapat na ebidensya na may diretso na connection yung pagbubuhat ng kamay ng teacher sa pagkamatay po ng bata, ay kakasuhan po ano. Magpapail po kami ng complaint na homicide in relation to Republic 7610 po, o yung anti-child abuse. Ang PNP Forensic Group sinabing aabuti ng 7 araw bago makapaglabas ng report sa isasagawang otopsiya. During the physical examination nung body nung victim, makikita doon kung ano yung mga physical, yung mga scars, let's say, or mga bruises, contusion, ganan. Sa autopsy rin, and then sa x-ray, makikita kung may mga broken bones, mga ganan. So, possible na makita yung ma-differentiate kung newly acquired or matagal na yung injury niya. Base sa death certificate ng biktima, ang dahilan ng pagkamatay nito ay global brain edema. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.